pares sa inyo ng mga nakatukay met. What? Ayan mga kalabas, magandang araw para sa ating lahat. So for today's video mga kalapatids, iku-continuous natin na yung pagbibigay at pamamahagi ng kalapate. Yung siyang natira dito mga kalapatids sa loft natin, ano? Ngayong araw din mga kalapatids. So today's video, dalawang tao ulit yung pagbibigyan natin ng kalapate mga kalapatids. So sana samahan nyo ako hanggang dulo ng video na to mga kalapatids. So let's go! And then, ito mga kalapatid, so naigayak na natin yung kalapate. So, dalawa lang muna yung sinakay natin dito sa training box mga kalapatids, ano? Dahil ang pagbibigyan muna natin ay si Kuya Niknek, yung taga dun sa may labasan mga kalapatids. And then, yung dalawa, so malalaman at makikilala nyo mamaya kung sino yung pagbibigyan natin mga kalapatids. Naiwan pa muna dito yung dalawa dahil magkaibang way sila, no mga kalapatids. Pero halos malapit lang din dito sa atin. Siguro mga 2 to 3 minutes lang na lakaran mga kalapatids. So today is a grateful day dahil syempre another day na naman mga kalapatids, ano? So dapat every day is a blessed day and then thankful day tayo dahil syempre nagigising pa tayo mga kalapatids. And then sa kabila ng peligro na nangyayari ngayon sa mundo is napakabait pa rin ni Lord mga kalapatids. Hindi pa rin niya tayo pinapabayaan kahit na napaka makasalanan na natin mga kalapatids, ano? Ngayon sumuka tayong mangungulekta ng taya ng weteng ngayon mga kalapatids, ano? So meron ba tayong sabit-sabit dito, no? So para maiba lang mga kalapatids, ano? So without further ado mga kalapatids, so tara na, nasa ganun, baka abutan na tayo ng ulan mga kalapatids. Medyo kumukilimlim na ngayon, medyo sumasama na yung panahon mga kalapatids. And ito mga kalapatids, yung mga kasama natin ngayon si tropang Harjet mga kalapatids. So nakilala nyo na rin siya dati, nakita nyo na rin siya. Siya yung tropa nating Ilocano mga kalapatids, ano? So hindi po yan si Bullet mga kalapatids, kamukha lang. Ayun mo! Ano mga kalapatids, siya yung nagbitbit ngayon ng ating training box na may laman na kalapate, napakabait, ano? So sinamahan pa niya tayo para maghatid mga kalapatids. Ganyan ang tunay na tropa mga kalapatids. Ito na mga kalapatids, nandito na tayo sa pagbibigyan natin. Ito, si Kuya Niknek. Ito yung nakakulay pula mga kalapatids. Ayun, no? So ito si Kuya Nick, doon natin hatid natin doon jet. Ayun, no? So ingat-ingat lang tayo sa aso at baka madali tayo mga kalapatids, ano? Then ito mga kalapatids yung kulungan ni Kuya Nick Nico. So kitang-kita natin na kulungan agad ng kalapate dahil may butas dito mga kalapatids, ano? Ito yung traditional na kulungan ng kalapate nung araw, yung may ganto. So ganto rin yung kulungan ko dati mga kalapatids kung nasaksihan nyo yun. Ito yung kalapati niya, silipin natin sa loob. Ito yung kalapati ni Kinikik mga kalapatso. So miliman, ano, kulay pula mga kalapatso. Doon yung kapares niya, ano. So medyo madilim nga lang, ano, pero siguro naaninag nyo naman dyan. Ito siya. And then meron din silang itlog nandun sa loob mga kalapatids. Ayun, no? So nakita ko na agad. Ayun, no? So nangangagat daw yung kalapati. What? Diba, naging aso na pati yung kalapati. You know, sumisilip-silip mga kalapatids, ano? Ayun yung itlog, oh. Nakita nyo kulay puti na yan. Ayun, kaya lang hinaharangan, ano, nung kalapate. Ano nung kapo? Oh. Ito, talagay na ni tropang Harjet, ano, yung bibigay nating kalapate. So dito muna niya ilalagay din niya halo, ano, sa mga kalapate, mga kalapatids. Ayun, no? So, tapusin lang natin ilagay ni Harjet and then titingnan natin. Ayun, no? So ito na yung binigay natin, isang pares yan mga kalapatids, ano? Isang checkered saka isang blue bar na may baltik-baltik sa paa. So siya na mag-aalaga niyan mga kalapatids. And then siya na ring magpaparami nito. So ayun mga kalapatids, so meron siya rito isang pares ng kalapate. And then dinagdagan nga natin ng isang pares, so bali meron na siyang apat na kalapate. Ayun si Kuniknik, oh. So pag namisana yung kalapati niya, so magiging anim na mga kalapatids. Kaya lang sabi niya sa akin, pangalawang itlugan na nila yun, kaya lang nung una hindi daw nililimliman mga kalapatids, ano? So sinabi ko sa kanya na palitan niya yung kapares mga kalapatids. Medyo maraming bata dito. So sabi ko sa kanya palitan niya yung pares, baka hindi talaga sila match, ano, yung kapares nung kalapati niya mga kalapatids. So pwede naman niya pagkurosin yung binigay natin, then ikukuros niya ron dito kung sakali, baka sakali yun maglimlim na mga kalapatids. So lalabas niyan, ipapasilip niyo sa atin yung kapares nung kalapate. So dito sa gilid sa may bubong, ano, dahil sobrang init mga kalapatids, may sumaramaro. Pawis na ako mga kalapatids. So ito nilabas ni Kuya Niknik yung kalapati niya. Ipapakita natin, ayun, no? So ito yung kalapati niya mga kalapatids. So maganda, no?
Nino, para siyang ano? Opal mga kalapatids yung kulay ito. So blue bar siya pero ito yung linya, oh. Tingnan niyo yung linya. Sundi, so, comment down below yung may alam na ganito, yung may line siya na parang opal. Yung kumbaga yung pinakang bar niya mga kalapatids is mayroon siyang opal. So hindi ko kasi alam yung gantong kulay of color mga kalapatids. And then ang kaparis niya naman is kulay pula. Para siyang miliman mga kalapatids. No? So, pangutikan pa tayo mga kalapatids. O kitnas man. Ayun. So maganda yung kalapati nyo nakita natin. Then yung mga mata. So i-focus natin. So ito siya mga kalapatids. Oh. Ayun o. Oh. So tingnan nyo yung mata. Ang ganda ng mata. Ayun o. Oh. So pearl eye siya mga kalapatids. Ano na medyo dark. And then yung kulay na sinasabi ko kanina, ito yung kulay nyo. Blue bar siya pero ayun o, parang indigo. Ano bang, hindi ko alam yung tawag sa gantong kulay, para siyang opal yung pinakang line. So maganda yung kulay nito mga kalapatids. And then kinross nga niya. So sabi ko, ito kasi daw mga kalapatids is hindi niya nililimliman ano, yung itlog. Hindi niya tinutulungan na maglimlim yung kaparis niya. So sabi ko, pagpalitin niya ng kaparis dun sa may binigay natin dun mga kalapatids. Baka sakali, baka hindi siya hiyang. So hindi sila perfect match ano para pares mga kalapatids. So ito ang papaalam na tayo kay Nick Queen Nick dahil meron pa tayong ibang pagbibigyan. So hindi lang siya sabi ko nga sa inyo. So dalawang tao yung pagbibigyan natin ng kalapati ngayon mga kalapatids ano. So marami kay Nick. Yun. So tara na dyan. So ito mga kalapatids, so pauwi na tayo mag-isa. So iniwanan na tayo ni Harget mga kalapatids ano. So siguro ganun talaga. Hindi natin pwede laging umasa sa iba mga kalapatids ano. Lagi na lang tayo nag-iisa. So baka may gustong samaan na ulan sa buhay. And ito mga kalapatids, yun, nandito na tayo sa may pagbibigyan natin. Ito kayin tulang natin na napakalapit lang. So ito yung ginamit kong motor mga kalapatids ano. So magtatawag muna tayo kung nandito yung pagbibigyan natin mga kalapatids. So ito mga kalapatids, si Dandan. Ayan o. So parang piyestahan dito sa kanila mga kalapatids ano. Ang daming sampay. So pasensya na po. Then ito, papunta kami ngayon sa kanyang kulungan ng kalapate mga kalapatids. And titingnan natin ano kung may kalapati rin siya. Sabi niya may kalapati rin siya dito. You know? So dito siya mga kalapatids. Titingnan natin, silipin muna natin. So ito yung mga kalapati ni Dandan mga kalapatids ano. So nakita ko na agad kung anong problema, kung bakit ayaw mag-itlog at dumami itong kalapati niya mga kalapatids. Dahil napansin natin ito. So di ko lang alam kung anong breed ng gantong kalapate. You know? So hindi talaga ito dan nagpapares dahil hindi niya kayang sampahan. So based po sa pagkakaalam ko, no? So pasensya na kayo, dito nang gagaling yung ingay sa manok. You know? So meron ditong dalawang kalapate and then meron daw ditong isang kak. Ito nga yung malaki. So para siyang giant mga kalapatids, ano? Yan, so possible hindi talaga ito magpapares dahil hindi niya ito kayang sampahan. So ito mga kalapatids, sabihin natin kay Dandan na malabo talaga yung magpares mga kalapatids dahil hindi sila talaga perfect match. Ito talaga malabo ito kasi hindi niya kayang sampahan. Ang kaya niyang sampahan yung ganun din lang na parehas niyang breed mga kalapatids. So, giant yung pagkakalam ko yung ganun kalapati. Pero yung talagang breed niya hindi ko po alam. So comment down below na naman kung anong tawag at anong line ng ganun kalapati mga kalapatids. Ito. Subukan natin ipagpares na rin sa kanyang mga kalapati ano dito. So sa hindi giant. So tingnan na natin and then tatanong ulit natin sa kanya sa mga susunod na araw pag nagpares. Nang sa ganun makita at mamonitor din natin mga kalapatids ano. So sabihin ko kay Dandan na ihiwalay niya na yun yung malaki dahil hindi niya yan talaga paparesan. So magpapares yan sila kaya lang hindi niya kaya yung sampahan, hindi niya yan mababarakuhan mga kalapatids. So sobrang laki. Ano? And then titingnan natin. So may paitlugan naman dito. Ayun o, so nakalagay dito mga kalapatids o. TCD, kalapati. So halata talagang mahilig ano, yung bata sa kalapati mga kalapatids ano. Kaya hindi na rin tayo nag-atubili na bigyan din siya ng kalapati. Nang sa ganon, so always natin sinasabi para i-promote natin na hindi sila mapunta sa masasamang bisyo mga kalapatids ano. Lagi silang nandito sa bahay, nang sa ganon, lagi nilang mamomotivate na nandito lang, hindi magala, hindi mag-computer, hindi kung saan-saan pumupunta. Na siya pong baka maka-aksidente or mapahamak pa sila doon mga kalapatids. Kaya naging natin ito ginagawa dahil yun yung pinakang purpose natin mga kalapatids. So dan, lagay mo na rin saan. So ito, lalagay na namin ni kaya lang medyo mailap itong kalapati. Sino? Lagay mo dito sa baba yung malaki na. Sino? So ipapatanggal ko na lang yung malaki. Dahil possible mag-aaway to sila.
Magigera, mga kalapatids. Tanggalin mo muna yung natin, ah. And eto, mga kalapatids, sinilabas na ni Dandan yung kalapatids. May yung marmar, sobrang laki, no? Pag nahawakan natin to, parang malaki pa to sa manok. You know? So, sobrang laki, mga kalapatids. Isang kamay pa lang, hindi ko na madakot. Sobrang laki niya. Malaki pa to sa manok natin na si Banta, mga kalapatids. And kung titingnan natin yung kanyang mga paa, so eto, mabalahibo. You know? So, sa may pati paa niya, mga kalapatids, meron din siyang balahibo, ano? So, nakikita ko itong mga ganito sa mga pigeon show. So, pinang-show itong mga ganitong kalapati. Ito yung paa nyo. So, humahaba pa ito, mga kalapatids. Eh, nakita natin na pinutulan yung kanyang balahibo dito sa paa. Pero, humahaba pa ito ng ganyan, no? Sobrang haba nito, mga kalapatids. And then, yung katawan niya is sobrang laki. Tapos, dito sa may medyo, ano, dito sa part na to, ito yung bumubukol talaga ng malaking ganon. And then, nakita natin na medyo malaki talaga yung ulo. Ayun, no? And then, mahaba rin yung tuka, mga kalapatids, ano? So, comment down below. Sabi ko nga kung ano yung tawag sa breed na gantong kalapate. Giant, mga kalapatids. Sobrang laki nito. Malaki pa to kay Bantam, eh. Ayun, no? So, ayun. So, sabi ko kay Dandan is, tanggalin niya muna ito. Huwag niya muna ihalo doon dahil possible maglalaban at mag-aaway yun sila, mga kalapatids. And then, dapat lang din tanggalin tong kalapate dahil hindi nga sila magpapares noon. Malabo sila magpares dahil sobrang laki, hindi niya kayang sampahan to, mga kalapatids, yung kapares niya, yung hen nga. And ito, mga kalapatids, so magpapakalam na tayo kay Dandan. Diyos, may umarar, sobrang init kanina, pawis na pawis, ano? Pero okay lang yan, titiisin natin para makapamahagi tayo ng kalapate, mga kalapatids. So sabi sa akin ni Dandan, magpapagawa daw siya sa tatay niya ng kulungan dahil nakita natin yung kulungan is medyo masikip, ano? So sinabihan ko yung si Dandan, sabihin sa papa niya na medyo lawakan yung kulungan dahil para makapagpares na mabuti. Dahil may stress lang yung ibon kapag sobrang sikip yung kulungan, mga kalapatids. Mas better kung mas malawak yung kulungan. Dahil nakita ko din doon, so yun yung naging problem nila, mga kalapatids. Medyo masikip yung kulungan and then hindi po sila perfect batch dahil magkaiba yung breed ng kalapate. Kaya siguro ganun, hindi dumadami yung kalapate niya. Pero ngayon naman siguro dadami na yun dahil kapares na nung binigay natin yung kalapate niya, mga kalapatids. So ngayon papaalam na tayo kay Dandan. And then, alagaan mabuti na na. Ayun, mga kalapatids, ano? Nasa ganun, worth it yung pagbigay natin ng kalapate, mga kalapatids. So, kaway ka na sa mga manunod natin, Dan. Ayun. And dito na natin tatapusin yung video na ito, mga kalapatids. So, iwanan mo ako ng like if nagustuhan mo yung video natin today, mga kalapatids. Salamat sa pagsama sa video natin. And then, bukas tayo magsha-shoutout, mga kalapatids. Salamat po. Like, share, subscribe. Huwag mo kalimutang hit yung bell button para updated sa mga video natin, mga kalapatids. Salamat po. Happy flying and see you sa next video natin, mga kalapatids.